Dalhin natin ang ating pagkain sa ating ice plant for storage. Sa ice plant na rin natin papartihin ang pagkain for distribution. Siguraduhin mo, darating na rasyon ang bawat pamilya. Hindi ang guling ko. Alam mo ka pong painiisip kung bakit ako napunta sa trabaho to, pero ngayon alam ko na. Dahil dito pa lang itong makikilala. Ako nga pala si... Hindi ako interesado. Pero parang bakit tayo natatakot nagtatago sa mga tao na yan? Di ba nga ikaw ang nagsabi sa akin, mas makapangyarihan ang ating lahi. Mas malakas tayo sa kanila. Kaya natin silang talunin. Ah, hindi mo ako nakikilala. Taga-gobyerno to, bata. Yabang mo na! Kung mukha lang ang mata sa laban, aswang ka. Gamitin mo yan. Mo, ni-nervous ako nung mabalitaan ko na sa presinto ka. Ang isip ko eh, baka ako na lang nangyari sa busong prinsesa ko. Sorry, Taya. Huwag na kayo masyadong mag-alala. Dahil kaya ko naman po yung sarili ko eh. Hindi na po ako bata. 21 na kaya ako. Tama ang anak mo. Ay, naku. Dalaga na yan. Aba, hindi ah. Di ba, anak? Ang sabi mo sa akin, ikaw ang mag-aalaga sa amin ng nanay mo kasi pagtanda namin? Siyempre naman. Hindi ko po kayo pababayaan. Oh, sabi ko sa'yo eh, hindi tayo iiwan ng anak natin. Kaya nga, mahal na mahal ka tong anak natin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Tay. Kaya ni nanay. Halika tayo! Ang ibig sabihin pala, hanggang ngayon hindi pa rin alam ng mga magulang mo kung bakit ka naglayas nun? Eh, ang akala nila, naligaw lang ako sa gubat. Hindi nila alam na nagtampo pala ako noon nalaman ko na ampun lang ako. Bakit di mo sinabi sa kanila kung ano totoo? Naku, bakit pa? Issue pa ba yun? Yan, laki ko na. Pero... ayaw bang malaman na saan ka talaga nang galing? Sino mga magulang mo? Ano talaga totoong pagkatao mo? Bakit? Tanong mo rin ba yan sa sarili mo? Hindi ako pinag-uusapan dito, ikaw. Hindi na importante sa akin yun. Basta para sa akin, sila nanay at tatay ang totoo kong magulang. Sa layong pamilya ko, tinuring nila ako at minahal ako na parang tunay nilang anak. At yun ang importante sa akin. Ikaw pa nga nagpa-realize sa akin, di ba? Wala akong pagpasalamat sa'yo nung araw na yun. Gusto ko nga sana kita ipakilala kina nanay at tatay, kaso umalis na kami kinabukasan eh. Hindi na kami bumalik. Alam ko. Paano? Paano? Araw-araw ako nagpupunta doon sa bahay niyo. Tapos di na kita nakikita. Kaya wala naman akong mapagtanungan ng mga kapitbahay ko sa kayo lumipat. Pero nung dumating naman ako dito sa Maynila, hindi ko naman alam kung saan natahanapin. Ibig sabihin nun, sa mahabang panahon, hindi mo ako nakalimutan? Eh, paano ko ito makakalimutan? Eh, ikaw lang yung babae ng away sa akin, no? Ayun na? Sabi, oh. Oo. Oh. Lungo mo naman ako. Ano bang magandang bulaklak dito? Ito. Maganda ba, no? Oo naman. Paborito ko kaya yung pink roses. Kung sakasakaling may magbigay ba sa'yo nito, matutuwa ka? Siyempre! Paborito ko nga yan eh. Talaga? Hmm. Magkano ba to? Uy! Maniniligawan ka? Sige, para sa'yo, 120. Okay, 150 na. Dapat yan eh. Wait mo naman. Oh, salamat. Sige. Excuse me, miss. Magkano sa paper roses? Sandali ah. 620 po yan. Ah, sige, kumakontak. Sabi ni Rosario, ano, natapat ka naman na maliligaw ka? Ano ginagawa mo pa dito? Juan, Juan, huwag mong sabihin na natotorpe ka. Juan, babae natotorpe ka! Ano ba? Nakakaya babae lang eh! Sino ba si Asyong eh? Natotorpe na nga ako, nakasarap pa. Alam mo,
Hindi lang kasi ako makapaniwala na may isang babaeng nagpapakaba sa'yo. Oo ba, Asyong? Noong hindi ko naman kilalang na siya si Rosario, hindi ako kinakabahan. Talang dati, kayang-kaya ko yun. Pati talang pa ako eh, napapasa. Aba, huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Ako ang mahala sa tuturo. Hi, Rosario. Oh, bakit? Si Juan. May sasabihin daw sa'yo. Juan, bakit? Nabigay mo na ba yung bulaklak sa nililigawan mo? Hindi pa eh. Sinibig ko talaga eh. Sa isang sulit mo ay nabihag ako. Juan, ayoko. Bakit? Di ba, sabi mo mahilig ka sa pink na rosas? Juan, hindi tayo talo, okay? Magkaibigan tayo. Ayoko masira yun. Mas magiging close ka tayo pag mag-jowa na tayo eh. Wawa? Kanina, ligaw lang. Ngayon, gusto mo sagutin na kita kaagad. Bakit, hindi ba? Hindi. Alam mo, alam ko siya, sabi mo lang ngayon yan. Pero pinapangako ko sa'yo, mababuhin ka niya. Gusto mo, saktan ulit kita eh. Tapang-tapang mo. Tiklop ka naman para sa babae, Kuya Juan. Hindi basta-basta ang babae yun. Si Rosario yun, Pikoy. Ano? Nakatagpo ka ng katapatan, o? Ika nga, anak. Akin na ito. Sariwang-sariwa. Ialay natin. Baka naman kung kaya ayaw sa'yo ni Rosario dahil may ibang laman ng puso niya. Kaya ayaw niya sa'yo. Sir, ito na yung mga phone records ng mga biktima na na-request natin. At base dyan, may isang cellphone number na lumabas sa 4 to 9 na biktima. Na-identify niyo ba ang number? Kalahi ba natin? Yes, sir. At hulaan niyo, sir, kung sino ang huling katext ng mga 4 na biktima ngayon. Sino? Ang kapatid ng inyong mama, sir. Ang uncle inyo niyo. Alam mo pag bastos yung tumitig? Pasensya ka na. Napahanga mo lang ako sa kagandahan mo. You look good in the dress. Wala yan sa damit, sa nagsusuot. Tama ka. Kaya nga pagdating sa babae, ang gusto ko kung ano yung nasa loob niya. You mean my heart? Parang ganun na nga. Alam mo, ang cute mo. Gusto mo lumabas tayo? Ang lumutan ko mga pala sabihin sa'yo. Mga kaibigan ko, si RJ and JJ. Ano nga pala ulit ang pangalan? Alam mo, di bali na lang. Kayo na lang mga friends man lumabas. Pwede kung ayaw mo sa'yo. Umalis ka na. Hitler? Hindi yan si Hitler, no? Si Hitler yan. Huwag ka nga! Oh! Diba ang mukha ni Hitler? Hindi ka nagawa! Oh, ano? Pogi? Pogi? Kayo, ah? Bakit niyo siya ginaganyan? Bayani kaya yan? Tapat na pulis, mabait na tao. Guwapo pa. Pogi? Oo! Pogi! Ang tsura niya, no? Ang pinagwapo niyan. Huwag mo sabihin isa ka sa mga fans niyang Hitler na yan. Hindi lang fans. Ako presidente ng fans club niyan. Ano mo, ante? Ang pogi-pogi. Ang pogi? Ang pogi? Ih!
pagtanggol mo yung Hitler na yun, parang kilalang-kilala mo. Eh, baka mamaya mas maugali nun eh. Tawagin mo palit siyang Hitler, hindi talaga kita kakausapin. Pero aminin mo, mas pogi ako doon. Kung mag-visit ka lang, Juan, umalis ka na nga. Marami pa akong trabaho ang gagawin. Nung kita mo yan, lahat yan. Eh, papayag akong alis na ako, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Mahal ka na kasing ligawan kita. Ang kulit mo talaga eh, no? Sa isang sulit mo, ay nabihag ako. Para bang himalang lahat ng ito. Sa isang sulit mo, nabighani ako. Nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulit mo, nalaman ng totoo. Ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Ano nangyayari dito, ha? Ginugulo ka na ng banal na lalaking to, ha? Tiyo, eh siya naman unang una eh. Sasapukin niya ako, kaya sinangga ko lang. Anong sinangga? Eh, kitang-kita ko nakalinggis ka sa anak ko. Tay, hindi po. Hindi naman po yung sinasadya eh. Hindi sinadya. Alam mo, anak, wala akong tiwala sa pagmumukha ng lalaking to eh. Ben, Ben, tama na. Eh, nagpaliwanag naman ang anak mo eh. Walang ibig sabihin mo yun. Pasensya na. Tigar, sorry, alis na ako. Sige na! Ben, tama na. Uncle Emil. Kael! Paborito kong pamangkin! Iroin mo naman, oh. Sikat ka na ngayon! Mabuti naman na dinala mo ako. Hindi ako pumunta dito para may pagkumustahan, Uncle. Kilala mo sila, hindi ba? Para saan naman yan? Tignan mo ang litrato. Ha? Magaganda. Sino ito? Ife mo? Yan ang dapat sa'yo. Minsan-minsan nag-i-enjoy. Hindi yung masyado kang obses sa pagiging anak ng dilim. Seryoso ako, Uncle. Hindi ako nagbibiro. Exactly. Yan ang problema mo. Masyado kang seryoso. Masyado kang gigil na patunayan ng iyong sarili sa iyong ama. Nakakalimutan mo na ang sarap-sarap-sarap ng buhay. Drawing mo to, hindi ba? Sketchpad mo to. So, kilala mo kung sino man nandito. Ano? Pinag-post mo muna sila bago mo sila kainin? Ben, pamangkin kita. Alam mo naman na mahal ako ng iyong mama. Siguro naman, hindi mo magagawang naipa. Kung pinagbabawal yaman kumain ng buhay, bakit mo pa rin ginawa? Dahil ganun dapat tayo. Kung makakain tayo dapat ng mga taong hindi napatay. Mga aswang tayo, hindi tayo uod. Sa ginagawa ng iyong ama, kinukulong na tayo. Hindi niya tayo pinapalayag dahil mahina ang iyong ama. Lalong-lalo na pagdating sa mga tao. Hindi totoo yan. Ama, hindi kayo dapat malungkot. Hindi ba dapat nagdiriwang tayo dahil patay na ang taga-bantay? Wala na taga-bantay. Tapos na ang problema ng lahing aswang. Hindi mo kilala ang iyong ama. Excuse me, sir. May nakita na namang isang bangkay sa Mikiapo. Bakbakasik mura. Dito ka lang. Hindi pa tayo tapos. Dilinisi ko lang lahat ng kalat mo. Base dito sa ID ng biktima, estudyante ito sa koleyo, 19 anyos, taga Cavite. Duda kung sino man ang gumawa nito. Basta na lang iniwan ang biktima dito. Excuse me. Yes, sir. Kung may mga tanong pa kayo, mamaya na kayo sasagutin ni SPO2. Sa ngayon, kailangan muna namin mag-usap. Kilala mo ba ako? Yes, sir. Good. Hindi na ako mahirapang magpaliwanag. Simula ngayon, lahat ng kilos nyo in coordination na sa Task Force Kalayaan. Sir, wala pa kami nang tatanggap na order galing sa itaas eh.
Gusto mo tawagin pa natin ang PNP chief. Turn over niya lahat ng ebidensya dito. Bigay niyo sa mga tao ko. At damputin niyo lahat ng siga dito. Bakit, sir? Sino man ang may gawa nito, sigurado may connection sa mga taga dito. Yes, sir. Juan, hindi na si Rosario. Rosario. Oh, nandito ka na naman. Ano pa talaga kailangan mo, ha? Rosario, pwede ba kita makausap? Bukas na lang. Pauwi na kasi kami. Oh, narinig mo naman siguro. Sige na, pauwi na kami. Ben, ano ba? Rosario, gusto ko lang sana magpaliwanag. Ayoko kasing isipin mo na binastos kita eh. Alam ko naman yun eh. Ayos lang yan. Tapos inamuhin ka na. Juan Dela Cruz! Sumama ka sa amin sa presinto. Sir, bakit? Ano ginawa ko? Basta sumama ka. Juan, bakit ka nila hinuhuli? Anong ginawa mo? Ako rin, Rosario. Huwag ka makailang. Umuwi na tayo. Teka, sir. Huwag ka kasalanan ni Juan. Presinto ko na ipapaliwanag. Sumama ka na lang para walang gulo. Sir! Tara. Teka. Sir, yun naman ako eh. Sir, Rosario! Sir, wala to! Araw-araw talaga ganito! Sir, Rosario! Saan ang plano mo? Kailangan natin maglabas sa suspect. Kailangan meron madidiin sa mga kaso ito. Baka meron tayong mahita. Anak ng tokoy naman, Chief, oh. Tumidiskarte ako, pinahiyaan niyo ako. Ano bang kaso namin? Wala kang kaso, Juan. Naimbitahan ka lang. Naimbitahan? Bakit? May party ba? Chief, sensya ka na. Wala kami sa dumating ng party. O paano, Chief? Batch na kami. Sandali lang, Juan. Meron lang gustong kumausap sa'yo. Kung sino mo yung gusto kumausap sa akin, sir, pakisabi, hindi ako interesado. Tara, siya. Sinabi mo? Wala, sir. Sabi ko, pungoy niyo pala sa personal, sir. Eh, sayusin mo yung pananalita mo, ha? Chief, pasensya na po. Wag! Mo ko nga hawakan. Ano? Ang yabang mo, ha? Sama mo makatingin, ha? Chief. Police brutality yan, eh. Baka gusto mo ikulong kita. Hindi ka na makalabas. Alam mo yun? Wala naman kayo kakasa sa akin. Wala akong ginagawang kasalanan. Kaya kung gusto kong lumabas, makakalabas ako. Alam mo yan. Kala ko ba sabi sa TV mo, bait yung pulis na yun. Di ba nga binigyan pa nga siya ng medalya? Ako, yan nga ba sinasabi ko eh. Hindi ko mo't nakikita yung mukhang mabait ang tao, eh talagang mabait na. Alam nyo, hindi nakikita ang totoong ugali ng tao sa panglabas ng anyo. Nasa kalooban! Lai, yun na nga sabi ko dito kay best friend eh, nareklamo namin sa media para hindi na maulit. Yaman mo na yan, Nasyo. Problema lang yun, di manubra sa atin yun eh. Naku, pwede ba? Tubigil na nga kayo. Mamaya, rumesbak yung mga iyon eh. Eh di rumesbak siya la. Hindi na namin siya uhurungan eh. Di ba? Sir. Sir, kailangan natin pakuhanan ng mga suspects. Wala naman tayong ebidensya o impormasyon na nakuha sa kanila tungkol sa bangkay ng biktima. Sige, pakuhanan niyo sila. Yes, sir. Gonzales. Yes, sir. Sir. Sino yung sumasagot sa akin na maangas kanina? Si Dela Cruz, sir. Juan Dela Cruz, sir. Juan Dela Cruz. Yes, sir. Kasalanan mo rin yan, eh. Kaya kayo napapahamak, eh.
Ba't naman ako bigla naging may kasalanan? Eh, kami na nga itong inap eh. Diba sabi ko sa'yo, dapat inaayos mo ang buhay mo. Dapat hindi ka nagpapadala sa init ng ulo mo. Para hindi ka pinagkakainitan ng mga pulis na yan. Alam mo, La. Pinipilit ko naman magbago eh. Eh, pero talagang trouble lang umahabol pa ka namin. Gagawin ko. Alam ka naman, di ko pagtanggol sa sarili ko. Sa bagay, eh nakikita ko naman talagang pilit mong inaayos ang buhay mo. Nagtutuwa nga ako eh. Hindi ka na nangunghotong. Okay, Tom? May maayos ka ng trabaho. Pero sana tuloy-tuloy na yan, ha? At talagang gusto mong baguhin ang buhay mo, kailangan mas maging maingat ka sa mga desisyon mo. Lalo na kung gusto mong patunayan kay Rosario ang sarili mo. Tatanawin kong ito isang malaking utang na loob. At marunong akong tumingin ng utang na loob, Mr. Alejandro. Hindi mo kailangan ng tulong ko kung re-election lang ang habol mo, Senator. You are aspiring for something higher. Senate presidency? Then Malacanang. Tama ba? Mataas ang ambisyon mo, Senator. Kaya nga ako lumapit sa'yo. Dahil alam kong kaya mong ibigay sa akin ang gusto ko. Of course. I can make that happen. Pero gusto kong sabihin sa'yo, Senator, na hindi lang ikaw lumapit sa akin with the same request. In fact, marami kayo. Ngayon, Senator, bakit kita pipiliin? Ano bang may bibigay mo sa akin? Name it. I'll do it. Well, Senator, let me tell you about this remote island in the Visayas that we recently acquired. Isang maliit na isla na gusto namin gawing private resort and spa. Sort of a hideaway where me, my family, and some of our closest friends can go for some peace and quiet. Ang problema, once construction of the place begins, sigurado kakalat ato sa media, sa social media, sa press. And before you know it, yung peace and quiet, it's gone. You mean you want this specific island to be invisible, Mrs. Alejandro? Yes, Senator. Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Siguro, no-flight zone around the island, some restrictions on the Coast Guard. Kayo nang bahala. Basta ang importante, walang dapat pakaalam tungkol sa islang ito. Consider it done, Mrs. Alejandro. Mr. Alejandro. Senator. Thank you, Senator. Thank you. Laura, lahat ng success na nakuha natin para sa lahi, nangyayari yan dahil kasama kita, Laura. Ang namahal kita, Samuel. Hello. Sino? Si Uncle Emil. Kuhay mo yung disco. Makikita rin natin ang bakal na Cruz. Makikita rin natin ang tagapantay. Malapit na pagpupulog. Gusto niyo makalahi natin, ha? Magkaroon sa inspirasyon. Kung ayaw niya sa responsibilidad niya, akong kukuha. Ipasa niya sa akin ang bakal na Cruz. Huwag na huwag mo sasabihin yan ulit. Kahit kanino, kahit kailan. Nisiraan lang nito si Pogi. Eh kasi nagsiselos yan. Alis na! Alis na kayo! Alis na! Alam mo kung ano kailangan ko yung date? Bakla ka, palitan mo yan. Kung hindi, kung papalitan ko. Si madam naman ang pagbiro. Sila mo yung babae. Ay, may bango. Mayroon palawan, pero di ba na amoy?